Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon pong umaga, tayo po ay muli maglilingkod sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. At bago po tayo dumako sa ating pong pagsamba ngayong umaga, samahan niyo po ang pong makibasa sa Galatians chapter 2, verse 20. Ang sabi po, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ even in me. And the life which I know, which now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Tunay na, mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay binigay niya sa atin dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Sa umagang ito, nais ko po bawat isa sa inyo na nakakarinig at inaabot ng live streaming na ito. Hayaan niyo po na ipaalala sa atin ng banal na Espiritu ang biyaya na binigay ng ating Panginoong Jesus. Doon sa krus na habang tinitignan natin yon, nakikita natin ang pag-ibig niya, ang sakripisyo niya, ang precious blood ng ating Diyos. We see grace, yung biyaya ng ating Panginoon. Siya ay pinako doon sa krus. Sasabihin natin, hindi naman mahal na araw, bakit yan yung sinasabi mo? Every day sa buhay natin, dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. At dahil yan sa krus na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga, hindi niya pinagkalit ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating ikakaligtas. Mga kapatid, ikaw na nakakarinig ngayon, ikaw na nasa live streaming sa oras na ito, hindi aksidente na naririnig mo to, na ang Diyos ay namatay at nabuhay para sa iyo. At kaya ka na dito at nagpapaguloy, yan ay dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Ngayong pandemya, makikita mo yung kahabagan at biyaya ng ating Diyos. Yan ay dahil tunay kanyang minamahal. Hallelujah. Thank you.
Thank you for your Son, Jesus. Thank you, Father. Thank you for the Holy Spirit. We give all the presence, blessing, and honor to you alone, Lord. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Tunay po na we have only one God to be worshipped this morning. At alam po natin na ngayong araw na ito ay selebrasyon ng mga pastor. Ano po? At nais ko pong pwede bang palakpakan natin ang ating mga pastor? Hallelujah! Tunay po na ang pagiging pastor ay hindi po ganun kadali. Ano po? At ito po ay isang pribilehiyo at hindi lang po ito lahat ay nabigyan ng gift o kaloob na maging pastor. Okay? At nice po natin itong i-celebrate ngayon sama-sama. Hindi lang po dito sa ating bahay sambahan, kundi sa buong komunidad o sa iba't ibang dako ng ating mundo. Buong mundo po ang pagsiselebrate itong buwan na ito. At ngayong linggong ito, sa ating pong bansa ay isineselebrate ang Pastor's Appreciation Day. Okay? So, pagpalain po ng Panginoon talaga ang ating mga pastor, dahil naniniwala ako na sila ay mga man of God, okay? Man of God, no? Na itinalaga sa bawat flock of God, okay? Doon sa mga pinili ng Diyos upang pangalagaan o mga laga. Maaring ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay hindi na bago sa mga malalalim na sa pagka-Kristiyano, ano po? Ang tinutukoy ko ay yung mga matagal na sa ating pananampalataya, at nawa po ito'y maging paalaala sa atin at matutunan naman natin ng mga bagong nakakilala sa Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon, paano ito i-apply personally sa ating mga buhay. Naway mapagpala tayo nito, at kung gaano nga ba kakalate ang pagkakaroon ng isang pastor sa buhay natin bilang isang tunay na mga Kristiyano. Napakarami pong mga appreciation body o yung tinatawag nating mga gawad-gawad na yan, o recognition body, yung Gawad Urian, Emmy Awards, Gabi ng Parangal, Golden Dove Awards, National Artist Award, Manila Festival Award, ano yung mga ganun, no? Yaman ng Lahi Award, no po, upang recognize yung mga celebrities o mga artista. O pwede ito sa larangan ng sports o iba't ibang mga larangan, ano po. Subalit nakakalungkot, bihira ang okay lang nagkaroon ng Pastor's Appreciation, ano po. Kailangan ng mga pastor natin ito. Napakahalaga na mayroong tumatapik, umaakap, bumabati, no? Upang magpatuloy sila, no? Sa kanilang pagkatawag bilang mga pastor. Napakahirap po ang pagiging pastor. Alam natin ang mga binanggit ko kanina, they just only entertainers. But they will never be a transformer. Katulad ng ating mga pastor. Amen? Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong dumulog sa isang panalangin. Hingin natin ang kanyang patnubay. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, minsan pa, Panginoon, kahabagan mo kami. Itinataas po namin sa inyo ang aming pagsasalusaluhan, banal na mga salita mo. Nanawa po, buksan mo ang aming mga puso at isipan.
Nais po namin, Panginoon, na turuan mo kami ayon sa iyong dakilang kalooban, sa iyong puso, Panginoon. Magmula bumukal ang masaganang habag at biyaya. Pagpalaan mo, Panginoon, ang bawat makikinig. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mapagpakumbabang puso. Buksan mo, Panginoon, ang bibig ng aming mga puso upang aming pong malasap ang sarap ng iyong mga banal na salita. Patnubayan mo ako, Panginoon, bilang iyong lingkod na gagamitin ngayon. Magliwanag ka at ikaw nawa kita sa bawat sasabihin ko. Wala po akong kayanan upang magawa ito, kundi sa tulong ng banal na Espiritu na sumasa akin dahil po sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, meron po tayong ilang mga katanungan na nais masagot ngayong umaga. What it takes on how to honor your pastors and the reward that come with it or within it. Gaano ba kakahalaga ang isang pastor sa buhay mo o sa buhay ng bawat mananampalataya? Sino-sino nga ba itong mga pastor na tinawag natin upang maging katiwala ng bawat pulutong o bawat pangkat na pinili ng Diyos o yung tinatawag natin mga membro ng iglesia o ng church? Paano nga ba tinitingnan tayo ng Panginoon? Ang sabi po sa Mark chapter 6 verse 34, Marcos kapitulo po 6, talata po ay 34 o 34. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ano po ang tingin sa atin ng ating Amang Diyos? Tayo mga tupang walang pastol. Kung nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. No? God sees us like a sheep. No? Mga tupa. Mga tupa. Ito ang tawag niya sa mga pinili ng Diyos. Pakitingnan niyo nga po yung inyong mga katabi. Sabihin niyo, ikaw ay isang tupa. Ayan. Amen. Balikan niyo rin, sabihin niyo, ikaw ay amoy tupa. Ayan. Biro lang po. Biro lang po. Alam natin na isang tupa ay medyo takot sa ulan o takot sa tubig. Pero ito isa sa pinakamaamong hayop, no? Na ito ay talagang nangangailangan ng isang pastol upang makapunta siya directly sa kanilang patutunguhan. Kaya nga dito ay nalintulad ng Panginoon, special po itong tupa na ito sa kanyang karakter bilang isang hayop, kaya dito ay nalintulad, no, ng Panginoon. Ito ay kailangan ng pastol talaga para hindi sila maligaw. Now, ang pagiging pastol o pastor sa New Testament po ay hindi po ito binibigyan ng takdang oras o panahon lamang na kailangan o sa ganitong oras ka lamang gagawa. Okay? O sa ganitong mga panahon ka lamang magiging pastol. Okay? Ang sabi po sa Lucas chapter 2 o Luke chapter 2 verse 8, ito po ang ating hayan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Ano daw po yung panahon? O ano daw po yung oras na nabanggit doon? Gabi. Meaning to say, the pastor's duty is not just 8 to 5 or 9 to 5. Nakita nyo? Wala pong oras. No? Keeping watch over their flocks at night. So ibig sabihin, 24/7. Pastors do not have a job. Tandaan po natin yon. Pastors have a call. Or a call. It is a calling. No? Gusto ko magpastor, pastor ka na kaagad. Hindi po ganun.
Okay? Ito po ay pinipili ang magiging pastor natin. Hinihirang ng Diyos. May proseso. Na po? May proseso. Hindi po ito tinatawag, ikaw, magaling ka sa ganito, magaling sa ganon. Okay? Pwede ka ng pastor. No? Napakabigat po ng trabaho ng ating mga pastor. Okay? Tingnan po natin. Napakaganda po itong verses. Gustong-gusto ko ito sa Jeremiah 23:4 or Jeremias 23, talata po ay 4. Ang sabi po dito, hihirang ako ng tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-alala. At wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sino ang may sabi? Si Yahweh. I will set up shepherds over them who will feed them. Sila yung magpapakain, no? May isang pastor na hihirangin upang magpakain ng spiritual na buhay ng mga pinili. And they shall fear no more. Okay? Ibig sabihin, punong-puno sila ng lakas, no? Upang hindi na sila matakot kung ano man yung maranasan nila sa buhay na ito. Okay? Yun ang trabaho ng isang pastor. And nor be dismayed. Ibig sabihin, hindi na sila madi-discourage. Dismayed means discourage. Kasi palalakasin, no? No? At ang tawag dito, palaging hihikayatin, no? Na maging malakas sa buhay. Pananampalataya. Okay? At kapag ikaw ay hawak o nasa ilalim ng pangangalaga ng isang ganitong pastor, ano po ang magandang mangyayari sa iyo? Yung huling part? Nor shall they be lacking. Hindi ka magkukulang. No? Kapag ikaw ay nakipag-commit sa iyong pastor, ikaw ay nakiisa sa iyong pastor, hindi ka magkukulang. Amen. Hallelujah. Ang trabaho po nila ay bantayan ng espiritual na mga buhay ng bawat mananampalataya na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Sila yung humahanap dun sa mga nawawala, naliligaw. Okay? Napakahirap nun. Sila rin ang pumaprotekta against dun sa mga, sabihin natin, lions, bear, wolf, dun sa mga gustong sumira o kumain sa mga alaga. Protekta. Sila yung nakikipaglaban. Okay? O ano pa man tawag natin doon sa mga taong o sa mga bagay na gustong sumira doon sa pananampalataya ng kanyang mga inaalagaan. In other words, mga kapatid, sila yung great protector na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Hindi po ang degree, undergraduate, graduate, postgraduate, ano pa man tawag niya, doctorate, o naman degree, or knowledgeable ka man sa lahat ng bagay, no? You earn a degree in Bible school or theological seminary, no? Hindi po 'yun ang batayan o basihan ng pagpili ng na magiging pastor mo. Okay? Kung sa tingin mo sa sarili mo, ikaw ay meron nito. Graduate kasi ako ng ganito eh. Tapos ako ng ganito. Nag-aral din ako sa Bible school. Galing din ako sa theological seminary, no? O EDD, PhD, o ano pa man tawag dyan. O mas mayaman ako sa pastor ko. Okay? Nakakalungkot po kung yan ang ating iniisip. Hindi po ibig sabihin ito na nakahihigit ka sa ganung mga bagay ay mas higit ka na sa pastor mo. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Listen, the moment you equalize yourself spiritually with your pastor, it is the moment you will stop receiving from them. Parang mararamdaman mo pagka ganyan, kinukumpir mo yung spiritual growth mo sa pastor mo, no? Yun yung time na maaari mo nang masabi,
hindi na ako napapakain ng pastor ko eh. No? Alam mo, wala na akong, parang hindi na ako nabibless sa church na to. Kasi parang alam ko na yung tinuturo ng pastor, nabasa ko na yan eh. Tugo ba? Pagdating po sa pastoring, it's not about the knowledge, it's position. Honoring God's man or man of God, yun ang napakahalaga. Kasi the pastor, he would feed the flock. He would feed the flock. They will protect you. They will surely spiritually growth ay magiging buhay mo. Okay? The result of a pastoring over you is a very powerful duty. Why? You will not be lacking. You will not be lacking. Hindi ka magkukulang. Sinasabi ko to sa inyo, okay, bilang member ng isang church, okay, kung magpapasakop po tayo sa ilalim ng pangangalaga ng isang pastor o isang leader ng ating church na kinabibilangan, ang buhay mo ay hindi na magiging tulad ng dati. Sigurado yon. Ikaw ay magsisimula ng maging bago, 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 spiritually. Tandaan po natin mga kapatid, the revelation of why you and I need a pastor is that God will help us grow spiritually, because you will not grow spiritually by your own, by yourself. Tandaan po natin yon. Walang Kristiyanong nag-iisa lang na lumalago sa sarili niya. Walang ganon sa Biblia. Kaya nga tinuturuan tayo ni Apostol Pablo, ng mga propeta, o ng mga taong lingkod ng Diyos na ginamit niya, na ganito ang pagiging isang tupa, o ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya nga po, sa Epeso chapter 4, o 11 onwards, ang sabi doon, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. So, kung itutuloy po natin ito pababa, ang dahilan kung bakit binigyan ng kaloob ni Kristo ang mga taong special na ito ay upang what? Serve yung mga saints, yung mga pinili. Okay? Yung ang tawag dito ay mapakain yung spiritual, okay, na buhay ng mga tao, to preserve the saints, yung perfection, yung perfecting the saints. Amen? So, it is special. Okay? So, dadalhin tayo ng Diyos, ng mga pastor, no, ginamit ng Diyos, upang doon sa kaganapan. E paano kung hindi ka nagpapasakop sa pastor mo? Paano ka magiging ganap? Okay? Paano ka magiging perfect through Christ? Amen? Tandaan po natin ang mga katagang yon. Sometimes, iniisip natin, ulitin ko lang, hindi na ako napapakain ng pastor ko. Ang katotohanan po ay ganito. Ayaw mong ibukas yung bibig ng puso mo upang kainin yung nais ng Diyos na ipakain sa'yo. Why? Kasi nasisihan ka na dun sa mga junk foods na akala mo yun yung real meal for the day o real meal ng espiritu mo. Okay? Ano yun? Yung mga, hindi ko sinasabing ganun kasama ang social media, ang internet. Okay? Okay na. Abangan ko na lang yan, sermon na yan mamaya. Tulog muna ako. Hindi naman ako nakikita ni Pastor. Di ba? Ano naman, nare-replay naman yan eh. Amen? Di ba? So, mamaya na yan. Okay? Teka lang, parang mas maganda itong sinusundan kong series na to.
sa YouTube. Okay? No, mamaya, hindi na muna ako attend ng live streaming sa prayer meeting or sa midweek service. Okay? Kasi alam ko na rin yun. Ganun din naman ito. Okay? So, nakakalimutan natin yung what we take ay mga junk foods. Baka mamaya, yun pala ay sabi lang ni ganito o sabi lang ni ganon. Not based dun sa Bible na ating pinagkukunan ng mga tunay na turo. Okay? Tandaan po natin mga kapatid. Kailangan lang natin palagi ay ibukas yung bibig ng ating mga puso upang lasapin, namnamin ang sarap, no, ng tunay na pagkaing espiritual na dinadala ng ating mga pastor. The anointing does not flow horizontally. So hindi tayo lahat anointed being a pastor. Okay? It is vertical. Vertical. Kung kukuha ka doon sa mga paligid mo for you to grow, ay hindi yun anointed. Nakuha nyo? Hindi yun anointed. Okay? Mas sigurado kung tayo magtitiwala doon sa pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin yun. Minsan, we're trying to have a relationship through internet. Okay? Nauso pa nga yung mga online dating, no? Yung mga online na nakilala ko siya sa Facebook, no? Nung nakita sila na. Okay? So sometimes doon tayo umaasa. Okay? The pastors cannot be replaced by a computer. Tandaan po natin 'yon. The internet will never be replaced the man of God. Tandaan natin 'yon. You need or I need a pastor. Tingnan po natin sa Jeremiah 3:15. Ang sabi po dito, Jeremias kapitulo pong 3, talata pong 15. Ang sabi rito, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. So, napakahalaga ng pastor sa ating Diyos. Why? Kasi siya mismo ang pumipili nito. Sa English po, and I will give you shepherds according to my heart. To my heart, the heart of God, who will feed you with you knowledge and understanding. No? God has chosen a pastor based on the condition and requirements of the heart of God. Hindi to base doon sa kung ano man pa mang preferences na meron tayo. Okay? God heart pick the pastors. Tandaan po natin yun. Kaya, minsan, napakaraming nagkalat na po na mga nagtatayo ng mga church. No? May konting pagtitipon pag sa ginawa na nila itong church o isa ng simbahan. Okay? At ang sabi ng mga tagapamuno o pastor, sabihin, ito na may misinterpret nito. Alam mo, sabi naman niya sa Biblia, many are called, diba? But few are chosen. Maraming tinawag. Kukunti lang naman talaga ang pinili. Tingnan mo ako, 50 years na ako na pa-pastor. Meron ako 10 membro. Nako niya ibig sabihin. Okay? So, na-justify pa niya yung sarili niya, di ba? Kasi nga, akala niya sa sarili niya, talagang tinawag siya sa pagpapastor. Okay? So, huwag nating maliitin ang pagkatawag ng pagiging pastor. Ang pagiging pastor po ay galing sa puso ng ating Diyos na siya mismo ang naglalagay. Tandaan po natin yun. Kaya nga po,
napakahalaga na tayo ay guided, okay? Na mga skillful na mga pinili, no, ng ating Panginoong Diyos. Okay? Tingnan niyo po ito. Sa aklat po ng mga awit o Psalms chapter 78, awit 78, talata pong 70 or 70, ito po ang ating matutunghayan. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pahinugot, ang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop, ang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad, na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. So God pick pastors not based on what we want. Ah, kailangan graduate ng ganito ang pastor namin, no? Ay, kailangan, gusto ko ang pastor ko ay matalino sa ganito, sa ganitong mga bagay. Okay? Meron tayong kanya-kanyang mga preferences, no, sa pagpili. No, baka tayo, mga kapatid sa dulo, ay magkamali. Okay? Tandaan po natin, it is based on the heart of God. God chose David to feed the chosen, okay, yung mga pinili, yung flock of God, okay, with integrity of his heart. Ang sabi po sa 72 nung the same chapter, hindi ko po but gusto ko pong sabihin, so he shepherded them according to the integrity of his heart. So ang ating pong mga pastor ay naglilingkod na tapat, no, upang mapakain ang kanyang mga inaalagaan, okay, with integrity of his heart. Okay? God don't pick based on education. Ulitin ko po sa inyo, hindi po pinipili ng Diyos ang isang pastor base ay popular itong taong ito, kukunin ko itong maging pastor. Maganda kung siya ay na-convert, no, muna, dahil siya isang popular, siya naging Kristiyano, then dumaan sa isang proseso, saka naging pastor, that is good. Pero kung siya naging pastor agad, dahil siya isang popular, so hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Or even, siya isang matalino. Okay? Imagine, si David, ay hindi naman, nanggaling sa mayamang angkan. Si David ay hindi naman nanggaling sa isang sabihin na natin na parang royal family, pero siya galing sa angkan ng Diyos, ng pinili ng Diyos. Ano? Isa-isang pastol lang. No? Pero meron siyang tapat na puso. Okay? Tapat na puso. So, God pick the pastors based on the criteria he has in his heart. Now, ito pong si David ay may isang kakaibang katangian, okay, bilang isang pastor. Maliban doon sa kanyang karoon ng integridad sa kanyang puso. At sinisigurado ni Jesus o ng Diyos na ang lahat ng ilalagay niyang tagapanguna sa kanyang iglesia ay mayroong espesyal na katangian ayon sa kanyang dakilang kalooban. Tingnan niyo si David, bago siya naging hari, sinigurado muna niya na kaya niyang mangalaga ng mga tupa. No? Nang tapat. No? Hindi niya pinababayaan yung mga tupa. Okay? Sinigurado niya na kaya ni David na makipaglaban sa mga bear, oh, sa mga lions na gustong sumila doon sa kanyang mga alaga. Okay? Before he could fight Goliath, hindi nauna yung
Nilabanan niya muna si Goliath bago siya sa mga leon, bago siya nagalaga ng mga tupa. Hindi po. Nakita niyo yung proseso ng pagpili ng Diyos? Sinisigurado muna ng Diyos na kaya nung kanyang itatayong lingkod o pastol sa kanyang iglesyang aalagaan o mga tupang o mga pinili na, na mga aalagaan, no? Bago niya yun ilagay bilang isang lingkod. Imagine that, kung gaano nakakawais ang ating Panginoon, ang ating Diyos. May kilala ba kayong mga pastor na dahil siya ay magaling magsalita or magaling mambola, pagpasok niya sa isang gawain, pastor na agad, no? Sinisigurado ko po, ang ganitong pastor ay hindi magtatagal sa gawain sapagkat hindi siya talaga pinili ayon sa dakilang kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano po sa kasalukuyan, no? Sabihin na natin kahit wala pa itong pandemic, may mga kasama sa trabaho, no, o mga kaibigan na mga Kristiyano na, okay? Pero sinasabi nila, ay, hindi dito yung home church ko, no, pero dito siya umaattend. Pagpunta din sa kabilang church, ay, hindi dito yung home church ko. Sometimes, meron akong kasama nga sa trabaho, ano po, kasi every time na nasa office ako, may kasama po ako sa office na sa accounting department po, na sumasabay siya kapag kumakanta, kapag pumapasok dun sa office. Minsan may mga teacher, ano po, na kinakanta rin yung mga worship songs na piniplay ko po dun sa office. Napatanong sa akin, sabi, Christian po kayo? Salamat po sa Panginoon at kinahabagan ako upang piliin sa kanyang pamilya. Pero isa pong pribileyo na papabilang sa pamilya ng Diyos. Ako rin po, Christian. Ha? Talaga po. Saan po kayo sa church? Minsan po, dun sa may crossing. Minsan, dun sa may highway. Minsan, dun po sa may malapit sa amin para walking distance. Home church kasi ako sa Manila. Gano'n na pa kayo katagal nakatira dito? 1 years na! Ano yung punto ko? Kapag tayo nagsabi ng home church, ibig sabihin, yun yung nagpapasapasayo tayo sa isang pastor. Meaning to say, kung 12 years na nagsa lugar natin, at hindi mo tingin ako tatawag ng home church, hindi ka bilaw, hindi ka nagpapasapasayo sa isang pastor. May pambiliyong nabili ng ating Diyos. Pasahin sa Ezekiel 34, tuwahin dito. Talata pong 3:4, kapitulo 2:2. Ang sabi ko sabi ko rito, itatalaga sa amin sa kanila isang sari-ari tulad ng linggo si David. Siya ang aking pastor nila. And I will set over them one shepherd, my servant David. How many shepherd? How many shepherd? One. God. One shepherd. Only one, mga kapatid. He will feed them and be a shepherd to them. Isang pastor lang. Isang pastor lang, okay? Mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano po ay nangangailangan ng isang mangangalaga sa'yo. Kagaya ng sinabi ko kanina, we will not grow on our own. Kailangan natin ng isang pastor upang mabantayan tayo sa ating isang mga kapatid,
tanggapin natin ang katotohanan ito. Ang Diyos po ay nagbibigay lamang ng iisang tagapangalaga sa atin. Iisang tagapangalaga sa atin. Hindi ko sinasabi na, ay, huwag na akong alagaan ng mentor ko, ng elder ko, o ng deacon ko. No. Ang pinag-usapan natin, pastor. Yun yung mga katulong ng pastor natin. Ano? Upang tayo lumago, upang tayo mapangalagaan, upang tayo turuan. Okay? Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking personal na buhay bilang isang sheep o bilang isang sunod sa isang iglesia. Well, ayaw kong gumamit ng ibang example. Hindi ibig sabihin ay ako'y magaling o nais kong ipakita sa inyo na ako'y matalino o ako ay matindi ang pinagdaanan. Hindi po. Ang personal ko pong isi-share sa inyo ay kung paano maging isang sheep. Hindi para maging kung ano ako ngayon. Kung ano man po ako ngayon ay bunga lamang kung paano ako naging isang sheep. Okay? Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo, may tatlo pong bagay akong nakita sa aking personal na karanasan kung paano po maging no? Matagumpay na sheep under the control o full control ng isang pastor. Bago po ako natutong magturo ng kung atin pong bibilangin ang panahon na ako po ay natutong magturo, siguro mga nasa 10 or 11 years. Opo. Pero mas matagal yung panahon na ako ay naging sheep bago ako nagturo. Okay? Now, ito po yung mga bagay na aking natutunan. At alam ko, at ito ang sigurado, there is a reward in honoring the pastor. There is a reward in honoring the pastor. Una, I serve my pastor. Well, may isang malalim na dahilan kung bakit buong puso akong sumama na paglingkuran ang aking pastor, yung personal pastor ang pinag-usapan natin dito. Bakit po? Ito po yun. Ang sabi po sa mga gawa, chapter 16, hindi ko makalimutan ito. Mga gawa, chapter 16, ang mga talata po ay 9 to 10. Okay? Acts 16, 9 to 10, ito po ang sinasabi. Kinagabihan, si Pablo po ito, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain o vision. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Ano? Ito sa panaginip niya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Wow. Bakit po ito ang pinakita kong verse sa inyo? Una, ang pastor. Ang pastor dito ay si Pablo. No, ang pastor ko noon ay unang-una nakita ko sa kanya, meron siyang maliwanag na vision. Malinaw na vision o pangitain. Okay? God reveals the vision to my pastor. Okay? At alam ko na kaya niya akong dalhin patungo doon sa kanyang vision na yon. Ano yung vision? To share the good news. Wala naman tayong ibang vision sa mundong ito. Kung meron pa, magingat ka. Baka matakot tayo, no? Kung ikaw ay napapabilang o napapasama doon sa ibang gawain, no? Na may ibang vision. We have only one vision and mission. Okay? To spread the good news or the gospel. Ang sabi ng pastor ko noon, lagi sinasabi sa akin, ang edad niya noong time na yun, mga 60, no? Sabi, Brother Johnny, ang tawag sa akin, talaga, ay Kuya Johnny, no? Kuya Johnny, kahit ako ay mas bata sa kanya, sa ating mga Kristiyano kasi,
kapatid, no? Ate or kuya. Okay? So, ang tawag sa Brother Johnny, pupunta tayo sa ganitong gawain sa darating na ganitong araw. So, maghanda ka, samahan mo ako. Opo, opo. Nung time na yon, marunong na po ako mag-drive ng motor at ng sasakyan. Okay? So, yun ang gawain ko nun sa kanya. Pinag-drive ko siya, pumunta kami sa Bagong Bayan, Quezon City, no? Pumunta kami sa Tondo, okay? Sa San Juan, o kung saan man may mga gawain na mayroon siyang pupuntahan, no? At tuwang-tuwa ako kasi nakikita ko sa kanya, siya yung ang tawag po dito yung tagapanguna sa gawain. Ba, may Bible study. Siya yung presider, okay? Siya rin yung tagapagpaawit. Siya rin yung mag-share ng gospel. Okay? So, opo. At habang siya tagapagpaawit, siya rin ang nagigitara. At ang nakakatawa, siya rin ang nagpapatuloy. Ganun talaga sa pag nagsisimula ng gawain. Ano po? At kapag ikaw ay tinawag na maging isang pastol, gifted ka, ginagawa mo yung mga bagay na yon. Okay? Kasama yon. Kasama yon, mga kapatid. Kaya ako ay natutong mag-gitara. No? Natuto rin akong presider. Okay? At sa kahuli-hulihan, natuto rin akong mag-share. Ano po? Bakit? Because I wholeheartedly serve my pastor. But it doesn't mean I'm not serving the Lord. Naglilingkod ako sa pastor ko dahil alam ko pinagkatiwala yun ng Diyos para lumago ako, pakainin ako, turuan ako. Kasi meron siyang malinaw na vision kung saan ako patungo. Importante mga kapatid sa buhay isang Kristiyano. Alam mo ba kung saan ka patungo? Bakit ka nagki-claim na you are a Christian kung hindi malinaw sa iyo ang pagkatawag ng Diyos sa iyo? Okay? Dapat alam po natin 'yan, mga kapatid, yung purpose ni Lord sa buhay natin. Tandaan po natin, to be like Christ. At para ma-attain natin yung ganong vision, kailangan natin gawin yung mission na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. The calling is not only for Paul. Tandaan natin yun. Hindi lang si Paul ang tinawag. Okay? Kung hanggang ngayon, iniisip po pa rin, Lord, saan mo ba talaga ako pinili? Saan mo ba ako tinawag? Ano ba talagang ministry ang meron ako? No? If you really want to know your calling, get involved with that vision na meron ng ating pastor. Maging bahagi ka muna, no? Noong vision na meron ng ating pastor. Makialam ka sa kinabibilangan mong church. Mga kapatid, tandaan natin, iisa lang ang pastor na ibinigay sa atin. So kung hanggang ngayon, ang home church mo yung nasa malayong lugar, mag-decision ka, kapatid. Mag-decision ka. Mga kapatid, kasabay po ng pagpili ko na mapaglingkuran ang aking pastor noon, ang pangalawang desisyon na ginawa ko noon ay fully submitted to my pastor. Well, ang pagpapakita po na ikaw ay nag-submit o nagpapasakop sa iyong pastor, ikaw ay sumusunod sa kanya. Tandaan po natin, I obey him in all things he taught me to do. Kasi alam ko na yun ang tinuturo ng Diyos para sa akin. Okay? Dahil siya ang pastor ko. Obedience is the action part. O pag sinabing obedience, yung pagsunod, ito yung ginagawa natin. Yung nakikitang ginagawa natin. Submission is the invisible part. Yun yung nararamdaman natin, yung damdamin natin habang ginagawa natin yung ating pagsunod. Okay, for example, pinupulot ko itong mga kalat na ito. Okay? No? Pero nasa loob ko, ano ba naman yan? Yung mga nagkakalat na ito, hindi mo lang nilalagay nila sa ano. Sa tamang lagayan, ako pa ang napupulot nito. Meaning to say, attitude. Yung attitude natin do sa ating pagsunod. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Napakahalaga ng attitude. The invisible attitude habang ginagawa natin yung submission o yung obedience o yung pag-obey natin do sa ating pastor.
the heart attitude is the most important in following your pastor. Mga kapatid, diba, ang sabi ni Lord, ang sabi ni Jesus Christ, where your treasure is, also where your heart is. Kung nasaan ang pinahalagan mo, ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Then, nung time na yon nagtatrabaho na ako, kasama ko pa rin siya, I decided, no, na magtanim, mag-invest sa pastor ko. Okay? Hindi ko ito sinasabi sa inyo, dahil isa na ako sa tagapagturo ngayon. Okay? Sinasabi ko to sa inyo because there is a precise, no, reward in honoring, in submitting, no, in obeying, in following our pastor. Kung ikay nagtatanim sa lupa, well, kapag umani yun, ang nagsa-celebrate doon na yung nagtanim, o yung farmer, okay? As the seed is to soil, okay? So, ang ginagawa nating seedling dito, o pagtatanim dito, okay, ay para sa mga kaluluwa. So, gawin natin itong as the seed is to souls na maaari nating anihin. Okay? Dahil nagtanim tayo spiritually, aani tayo spiritually, but God promised us, hindi lang spiritually. Yung abundance na pinangako niya sa atin mamaya, makikita natin. When you started to serve, submit, and honor your pastor, sigurado po, there is a reward. Kaya ang pangatlo, I honor my pastor. I honor my pastor. Well, kaya ko pinahuli ito dahil may kaugnayan ito sa ating pinag-aaralan ngayon. Honoring the pastors. There is a reward in honoring hindi lang sa mga pastor. Kung atin pong babalikan ang Ephesians chapter 6 verse 3. Okay? If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. So ibig sabihin, long life. Reward. At ito'y reward na hindi galing sa tao. Reward galing sa Diyos. There is a reward in honoring. In Proverbs chapter 9 verses, chapter 3 verses 9 to 10. No? Ang sabi po rito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. So, ibig sabihin, sa pag ating honor o sa ating paggalang o sa ating pagrespeto ay mayroong kapalit palaging pangako. At hindi lang ito basta pangako, kundi ito'y tinutupad sapagkat ang nangako ay ang ating buhay na Diyos. Amen? So, meaning, the result of honoring is to increase. Okay? May paglago. No? Merong darating na biyaya sa'yo. At sigurado yon. There is a reward from the Lord when you give and honor your pastor. Tanda natin, when you give and honor your pastor. Now, sa ating pagbibigay at paggalang, sa ating mga pastor, maaari natin itong mag-gauge o masukat ngayon yung ating personal na buhay. Ano bang biyaya yung sinasabi na yan na meron ako ngayon? O yung reward na ating pinag-uusapan na yan, natatamasa ko na ba siya? Then, go back. Review. Kung anong klaseng sheep tayo ngayon. No? Sinasabi ko to sa inyo personally dahil ito ang naranasan ko, mga kapatid. Alam po ba natin
na mismo si Apostol Pablo, babalikan natin sa mga taga-Pilipos. Noong siya ay nagpasalamat sa mga Philippians, nung napunta na siya sa iba't ibang mga dako upang tuparin yung malinaw na vision niya, no? O pangitain niya na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nung habang siya ay pumupunta sa iba't ibang lugar, dahil naging connected siya sa mga Philippians, naging malinaw sa mga Philippians ang vision na meron siya, nagawin ito, hindi nawala yung suporta ng mga Philippians sa kanya. Dahil nakita ng mga Philippians na ito kung ano ang kahalagahan ng paggalang sa isang pastor na katulad ni Pablo. In Philippians chapter 4, dito po tayo magtatapos. In conclusion, Philippians chapter 4 verses 15 to 20. Okay? O Philippians kapitulo 4, mga talata pong 15 at 20, ang sabi rito. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin, sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Nakita nyo doon, makailang ulit, again and again. Ibig sabihin, tuloy, walang putol. Kahit saan man siya dumako, dahil hindi nawala yung connection niya doon sa pinagkatiwala sa kanyang mga sheep o mga tupa o mga kawan. Okay? Tandaan po natin yung mga katagang binabanggit ko na yun. Makailang ulit. Okay? Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. 17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Maliwanag yun. O sabi dito, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko, ito rin po ang aking saloobin sa ngayon. At alam ko, ang ating mga pastor ay ganito rin ang saloobin. Hindi dahil nais namin o nilang tumanggap palagi ng mga kaloob, kundi nais, sabi dito, nais ko ay tumanggap kayo ng masaganang gantimpala. Okay? Maliwanag po ito. Indeed, I have all and abound. Sabi doon sa English. Okay? Tuloy ko po. Ang liham na ito ay pagkilala sa lahat ng mga kaloob sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Ibig sabihin, sobra-sobra pa, no, sa pangangailangan ni Pablo. Okay? Bago ko pa ipagpatuloy, tingnan ninyo ito, mga kapatid. Matapos na may pakita ni Paul sa mga taga-Pilipos o sa Philippians, okay, ang malinaw na vision habang ginagawa niya ito mismo, no, yung vision na ipinakita sa kanya, sino ang gumagawa? Si Paul mismo. No? Si Paul mismo, kasama yung mga taong nakasama niya. And kung ako siguro nung time na yon, may bibilang ko, ako yung kasama niya. O sa ngayon, ako yung kasama ng pastor ko sa pagtupad dun sa mission na pinagagawa ng Diyos. Okay? Tandaan po natin. Ang mission na ito is to fulfill that vision, okay? To preach the gospel. At noon, ang mga Philippians sobrang naging connected na kay Paul. At sinuportahan siya again and again. Tandaan natin yon. Again and again. Pinagpala siya ng sobra-sobra. Then he declared a prophetic gestures, okay, na alam naman natin na ito rin ay alam ng Panginoong Diyos. Okay? Puntahan po natin ang verse 19. Anong sabi doon?
At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, kung naghahanap ka ng kalooban ng Diyos hanggang sa ngayon, ano ba talaga ang will ni Lord sa akin? Ano ba talaga yung karapat-dapat para sa Kanya? Ano ba talaga yung katanggap-tanggap o masamyong handog sa Kanyang harapan? Balikan natin yung dulo ng 18. Ang ganda ng sinabi doon. Ang sabi doon. Ulitin ko sa 18. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Nahatid ni Epafro dito. Yung kanyang siguro messenger ng time na yon. Ang mga ito ay tulad ng what? Mabangong handog sa Diyos. Yan bang hinahanap mo? Mga alay na katanggap-tanggap. Yung ba ang gusto mo? At kalugod-lugod sa Kanya. Well, nais mo ng kalugod-lugod sa Diyos? Magtanim tayo sa ating mga pastor. Okay? Magtanim tayo sa ating mga pastor. Nang what? Isang beses? Dalawang beses? Tatlong beses? Ano sabi si ni Paul? Again and again. Tuloy. Tuloy. Well, napakasarap pong pakinggan na tayo ay tinataasan ng kamay ni Apostol Pablo ngayon. Isipin mo. At sinasabi sa iyo, And my God, shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At ang mga pangakong ito ay nandoon dahil they have made a decision to give and receive from Paul. Lahat po ng mga pastor, nais niyang maging masagana ang lahat ng kanilang pinagpapastunan. Nais nilang laging nakikitang sumasagana sila, hindi lang spiritually, hindi lang financially, and even physically, okay? Ay sumasagana. No? Kaya, huwag nating alisin, mga kapatid, ang pagkakataong ito, ang pribilehiyong ito, na sumagana sa Diyos, na sumagana sa Espiritu, na sumagana spiritually. Mga kapatid, sometimes sa aking personal na experience at sa mga nakakakilala sa akin, being transparent can hurt you. Masakit yung transparent ka. But most of the time, I believe ito yung mga pagkakataon na maaari din tayong matulungan ito to change kung ano yung mali sa atin. Ako, naiiyak ako kapag ako'y nasasaktan. Pero mas naiiyak ako kapag ako'y nababago. Bilang isang tupa, bilang isang member ng kawan, ng pastor ko ngayon, napakasarap po na marinig yung mali mo kaysa sa tama mo. Dahil doon ka lumalago. Doon ka sumasagana. Maging matured tayo bilang mga Kristiyano. At kung bago ka pa lang, matutunan po natin maranasan ang kasaganaan dulot ng honoring our pastors. Nais ko po rin maranasan ninyo, mga kapatid, ang personal na experience kong ito. Napatunayan ko na po ito. At kung totoong Kristiyano ka, mga kapatid, magdesisyon ka. Magkaroon ka ng iisang pastor. Magkaroon ka ng iisang kingdom na pwede mong pagtaniman at pwede kang magamit. Mahirap pong magamit sa napakaraming kaharian. No? Hindi mo mabibigay ang best mo, mga kapatid. Hindi mo magagawa yung kalugod-lugod. Hindi mo magagampanan yung katanggap-tanggap. At hindi maibibigay ang reward
ng Panginoon sa'yo. Maaring ito'y spiritually at financially, or naniniwala ko physically. Maaaring natin itong mga kapatid matatanggap. There is a reward in honoring our pastors. To God be the glory. Bilang bahagi po ng ating pagsamba ngayong umaga, ang paggunita po sa ating mga magigiting tapat na mga lingkod ng Diyos, iisang pastol na pinagkatiwala sa atin. Ating pong pasinayan o tingnan, panoorin ang mga pagbati galing pa po sa iba't ibang lugar o mga kapatid natin sa ating mga mahal na pastor. Panoorin po natin. Palang araw po sa ating mga tagapanguna, sa ating mga elders. Salamat po sa inyong buhay sapagkat nakita ko po kung gaano kabigat inyong tungkulin sapagkat kayo ang nagpapakain, kayo ang nangalaga sa mga tupa. Kaya papasalamat po ako sa inyo. Lalong-lalo na sa naranasan natin ngayon sa gitna ng pandemyang ito. Kayo'y patuloy at patuloy pa rin na naglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Kaya maraming salamat po sa inyong buhay. May God richly bless all of you. Happy Pastor's Day! Ano ko na sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay at kahabagan niya po sa aming pong mga pastor, sa aking pong spiritual father, Pastora Nito Baby Bar, at ang kanyang may bahay na Pastora Julie. Ako po ay ang pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga buhay ninyo dahil sa tatlong dekada po na kayo ay aking pastor. Hindi niyo po ako pinabayaan at patuloy niyo po akong ginagabayan at nililid niyo po ako na patuloy na magpagamit sa ubasan ng ating Panginoong Jesus. Mula po sa akin personal, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus at na-appreciate ko po ang inyong pong buhay na hindi niyo po pinagdamot kahit hindi niyo ako anak, tinuri niyo po akong anak. Maraming po kayo at dalangin ko po na i-grant ng Lord ang desire ng kainang inyong pong mga puso, mas mahabang buhay, malusog na pangangatawan, at alam ko na ibibigay ni Lord ang mga award na yan, mga reward na yan para sa inyo. Pastor Rene, Pastor Julie, I love you with the love of the Lord. Marami pong salamat sa buhay niyo. At sa ating pong Pastor Andrew, salamat sa Panginoon dahil pinili kanya, tinawag kanya, at hindi po kayo nagdalawang isip na ipagamit sa kanya ang inyong pong buhay. At alam ko na maraming makakakilala sa Panginoon dahil sa katapangan na yan na ipinagkaloob niyo para maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Mahirap pagsabay ng pagtatricycle at magpe-prepare pa ng mga
gagawing preaching, pero salamat sa Panginoon at patuloy na bigyan niya po kayo ng katalinuhan at i-guide niya pa kayo patuloy. Maraming pong salamat sa inyo pong effort na palagi pong binibigay sa amin. At sa amin pong Pastor Jan, salamat po. At mahirap maging tatay, mahirap din maging nanay, at pinagsasabay niyo yan. Napa-appreciate po namin ang inyo pong buhay, lalo na po sa worship team. Hindi lang po halata, pero ganun pa man, nagpapasalamat na rin kami. Na-appreciate po namin kayo at mahal po namin kayo. Marami pong salamat. Happy Appreciation Month po sa aming mga pastor. At mabuhay po kayo. Patuloy kayong pagpalain ng aming Panginoong Jesus. Salamat po. Ito po inyong Mayora. Hello, bye-bye. Po, pastors and pastora. Salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pananalangin para po sa aming lahat. Maraming salamat po. There was a saying nga po na every student needs a school and a teacher. So does with Christians needs a church and a pastors. Kailangan po namin kayo. Mag-ingat po kayo palagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you po sa inyo and God bless po. Happy Pastor's Day po sa aming mga kapastoran, kay Pastor Rene, Julie, Pastor Andrew, Pastor Johnny. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat po sa pag-share ng Word of God na hindi po kayo nagsasawa. Salamat din po sa pag-guide po sa amin. Salamat din po sa mahabang pasensya niyo po sa amin na kahit minsan pasaway po kami, konti lang naman. Maraming pong salamat po sa inyo at dalangin po namin na mas sumabab po ang inyong buhay at mas marami pa po kayong masyaran ng Word of God. Salamat po. Magandang hapon mga kapatid. Kay Kristo, Brother Obete Perez po ito, papabot mga bati sa ating mga kapastoran at pamilya ng MCCJC. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanilang mga buhay bilang instrumento ng Diyos, nagsisilbing pagpagsalita ng mga mabuting balita at pagpagpaalala na kung tayo ay nalilihis o pinanghinaan sa ating mga buhay, lalo na sa mga panahon ito. Sila ay tulad ng mga watchmen sa isang community. Di po ba? Iniihi pang tambuli kapag may paparating na panganib. Gayun din naman sa ating panahon, iniihi pang salita ng Diyos sa ating mga community upang paalalahanan at palakasin ang ating pag-asa kay Kristo. Sa mga ating kapastoran, Pastor Rene, Pastor Julie, Pastor Andrew, Pastor Johnny, pagpalain ng inyong mga buhay at ang inyong mga pamilya. Happy Pastor's Appreciation Month po. Good morning po sa mga pastors namin. Si Pastor Rene po, Pastora Julie, Pastor Andrew, and Pastor Johnny. Thankful po ako kay Lord dahil nakilala po namin kayo. Dito po kami inilagay sa church na to. Napakalaking blessing po sa family ko, sa life ko, na kayo po ang nagiging pastor ko. Alam ko, ginamit kayo ni Lord para makilala namin sila, makilala namin siya. At maraming salamat po sa mga sacrifices po ninyo sa amin. At patuloy niyo po kaming tinuturuan ng salita ng Diyos. Patuloy po kaming itinatama ninyo, itinituwid ninyo sa mga maling gawa namin. At higit sa lahat, patuloy niyo po kaming inilalapit sa tunay at buhay na Diyos. Maraming salamat po na sa tuwi na po ay inaakay niyo po kami na lalakaran namin ang salita ng Diyos. Thankful din po kami dahil sa faithfulness po ninyo sa inyong ministry. Na nagtuturo po kayo ng totoong gospel po. At patawarin niyo po kami na minsan po ay naging katitisuran niyo po ako, ang family ko. Ang prayer ko po sa inyo ay
Naway i-grant the Lord ang wisdom, knowledge po na upang kayo po ay patuloy na magturo sa amin, patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos tuwing Linggo, Wednesday at sa mga time po na kailangan namin kayo. Dalangin ko rin po na magkaroon po kayo lagi ng malakas at healthy na pangatawan. At dalangin ko po na protektahan kayo sa mga gawa ng kaaway. At naway i-grant ni Lord sa family ninyo yung pamumuhay po na may peace and harmony. Bless po ni Lord ang inyong family, mga anak po ninyo, at higit sa lahat, naway i-grant ni Lord ang desire po ng inyong puso, ng inyong mga puso. At naway si Lord na po ang mag-provide ng inyong pangangailangan sa araw-araw according to His glorious riches. Maraming salamat po naway sa araw na to at sa mga susunod pa na araw ay pagpalain ng Panginoon. Lalo pa pong gagamitin kayo sa kanyang ubasan. Thank you po sa effort. We appreciate your passion, your dedication sa paglilingkod sa Panginoon. Truly, we are blessed dahil sa inyo. Dahil sa walang sawa ninyong paglilingkod, pag-aalay ng buhay. Marami pong salamat sa oras, panahon, at lakas na iniaalay ninyo upang ang bawat miyembro ng iglesia ay tumatag sa pananampalataya. Marami pong salamat. Tunay na napaka buti ng Panginoon sa inyong buhay sapagkat binigyan kayo ng Panginoon ng lakas, ng abilidad, ng knowledge upang paglingkuran siya. We pray na magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon at anuman yung mga discouragement ay mawala sa pangalan ni Jesus. Kayo po ay inaasahan namin at malaki ang aming tiwala sa inyo. Maraming pong salamat sa dedikasyon at paglilingkod niyo sa Panginoon. We thank you on behalf ng pamilya ko, ni Noemi at ni Leah. Marami pong salamat sa dakilang paglilingkod ninyo sa Panginoon. Salamat po, Pastor Andrew, Pastor Johnny, Pastora. Marami pong salamat. Gayun din po kay Deacon Morris at higit sa lahat sa ating senior pastor. Pastor Rene, marami pong salamat. Tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat kayo ginagamit niya sa paglilingkod. Marami pong salamat. Happy Pastor's Day po. To God be with you. Andrew, Pastor Jolly, Pastora Julie, Pastor Rene, thank you for the work you have done for this congregation. Has truly been blessing to us. Salamat sa mga sa walang sawang pagdidisiplina at pagtuturo po sa amin, lalong-lalo na po sa aking mga anak na lagi kayong nandyan. God bless you po. Happy Pastor's Month. So, ayun po. Happy Pastor's Day po sa inyo. And maraming salamat po kasi di po kayo nagsasawang maglingkod kay Lord. And of course, di po kayo nagsasawang magbahagi ng salita po sa amin. Gusto ko lang pong sabihin babigyan po kayo ni Lord ng mas mahaba pa pong buhay, mas maraming karunungan, kaalaman at malawak na pangunawa po. And alam ko po na marami pa po kayong mababahagi ng salita ng Diyos. Gusto lang po namin sabihin, mahal na mahal po namin kayo bilang member po ng church. Yun lang po. Happy Pastor's Day po. Pastor's Month po sa lahat ng aming pastor, Pastor Andrew, Pastor Johnny, Pastor Eve, Pastora Julie at lalo na po kay Pastor Rene. Nagpapasalamat po kami, naging bahagi po kami ng katawan ni Kristo na inyo pong pinaguyod at pinagsilbihan. Maraming salamat po sa inyong walang sawa at walang pagod for serving your flock well. Sa halos may git na 3 dekada, maraming salamat po sa mga bunga ng inyong pagsisilbi. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong gawa. We appreciate po. God bless you all po.
Happy Pastor's Month po. Maraming salamat po sa For the Bread of Life na inianda niyo po pa sa amin. Happy God Pastor's Month po. God bless po. Pastor's Day! Pastor Rene, Pastor Julie, Pastor Andrew, and Pastor Johnny! Pastor Johnny! Maraming salamat po sa inyong sacrifices. Pero syempre, unang-una, maraming salamat kay Lord dahil nandyan po kayo para gumabay sa amin. And patuloy na nagsasacrifice. Dalangin po namin ang patuloy na kalakasan para sa inyo. And syempre, patuloy ka mong kayong gamitin ni Lord na mag-protect sa maraming family and mag-aid sa maraming family. Salamat po ng marami. Bigyan pa po kayo at pagpalain kayo ng mahaba at masayang buhay. Thank you. God bless po. God bless. Happy Pastor's Day ulit. Gulo-gulo. Happy Pastor's Day. Wait ka. Happy Pastor's Day. Thank you po sa... Thank you po sa... Sa guidance. Sa gabay. Sa gabay. Sa gabay po, pupunta nga tayo sa probinsya. Okay po. God bless po mga pastor. God bless po mga pastor. We love you. I love you. Miss na po namin kayo. Miss na po kami kayo. See you soon. See you soon. God bless. Marami salamat na mga pastor namin. Ang dalangin po namin sa Diyos, patuloy po kayong bigyan ng lakas ng katawan at patuloy kayong bigyan ng mga karunungan at alaman sa salita ng Diyos na itinuturo niyo po sa amin. Salamat po. God bless you po. Hello po, mga pastor namin, Pastor Rene, Pastor Johnny, tsaka ibang mga kapasturan. Salamat po sa inyo dahil kayo ang ginamit ni Lord para kami magkaroon ng relasyon kay God. Tapos para magkaroon na kami ng buhay na kasiya-siya. Salamat po sa inyo. God bless you all. Hello po! Ngayon pong buwan na to ay pinagdiriwang po natin ang Pastor Appreciation Month. Kaya naman po kami ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pag-share ng gospel sa amin. Sa napakahabang pasensya nyo po para sa amin. Sa walang umpay na pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Pastor Andrew. Kay Pastora Julie. Kay Pastor Johnny. Kay Pastor Rene. Mahal na mahal po namin kayo. God bless you po. Peace. Sa lahat po ng mga tunay na naglilingkod sa Panginoon ng buong puso, nais ko po kayong pasalamatan. Salamat po sa Panginoon dahil kayo po ay tunay na biyaya sa amin at sa gawain ng Panginoon. Pagpalain pa po kayo at mas palakasin pa po kami. Muli po, nais ko po kayong batiin ng maligayang araw ng mga pastor sa aming Pastor Rene, Pastora Julie, Pastor Andrew, Pastor Johnny, at kay Brother F na pastor ng mga kabataan. At sa lahat pa po ng mga kapatiran na nagsilbing mga guro sa atin at walang sawang nagre-remind sa atin at nagturo ng mga salita ng Panginoon, nawa po ay patuloy pa po kayong maging pagpapala sa marami, hindi lamang po sa gawain. God bless po! Ayan, salamat po sa mga kapatiran na nakaalala. Pasensya na kayo, ako narito. Gamitin ko ng pagkakataon itong upang pasalamatan ating mahal na Pastor Rene, Pastora Julie, and Pastor Andrew sa inyo pong walang sawang pangangalaga sa aming buhay spiritual. Patuloy po kayong gamitin, pagpalain, at sumagana sa habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po, ating pong mga announcement. Okay, ang saya.
patuloy po nating ipanalangin ang mga gawain ng ang Panginoon. Ito pong live streaming every Sunday po. Ito po yung nagsisimula. Actually, ang live streaming ay before 9. Nagsisimula na po ito. Opo. Pwede na po natin yung mapanood at mapakinggan yung ilang mga worship songs. Okay? Na pinaplay po ng ating deacon. Opo. At magpatuloy po ito, umabot ng marami pa pong mga kaluluwa, no? At mapalakas ang ating mga kapatiran, lalo po sa ngayon. Alam ko na kahit sa ibang bansa ay maraming na nakakapanood po. At gamitin po ang programang ito, ang social media ito, para po mapalakas ang bawat isa. Meron din po tayong patuloy na gawain at natutuwa po tayo na ang ating pong Miyerkules, ang ating midweek service po, ginagamit pong muli ang ating mahal na Pastor Andrew. At ang ganda po ng tinatalakay dito, patungkol po ito sa salvation. So mahalaga na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay totoong alam natin sa ating sarili na kaya natin itong depensahan at maituro mismo sa ating pamilya, sa miyembro ng ating pamilya. Ano po, patuloy po natin itong ipanalangin, panoorin at suportahan ang ating mga tumatayo tuwing Miyerkules po. Salamat po, Pastor Andrew. At ganun din po prayer meeting natin online through Zoom. Every Friday po ito, ika-8 ng gabi. Kung kayo po ay nagnanais maging kabahagi nito, ini-encourage po natin kayo na makasama sa sama-samang pananalangin. Alam nyo po, talagang makapangyarihan po ang sama-samang pagdalangin sa ating mga pagdulog o yung ating mga nais ilapit sa Diyos. Alam natin na ito'y alam na ng Diyos, subalit mas kinasiyahan ng Diyos ang mga sama-samang nagtitiwala sa Kanya. Ito po'y ang pananalangin po, napakaganda nung ibinahagi nung nakaraan. Ito po ay tanda ng ikaw ay may pananampalataya. Nagtitiwala. No? Nagtitiwala ka dun sa ating Diyos Ama. Okay? Meron din po mga gawain ng mga kabataan. Tuwing pagkakatapos po ng worship service, ay meron pong gawain sa pangunguna po ng ating Brother F and Teacher MJ. Okay? Ipanalangin po natin ito na sana kabataan ang maabot nito. At ang alam ko, ngayong araw na ito ay 4 po ng hapon ang kanilang gawain. At natutuwa ako sapagkat lahat sila, lahat ay tumatayo na upang manguna dun sa exhortation. Praise God, no? Purihin po ang Diyos sa mga bagay na yon. At ganoon din po ang mga kababaihan, patuloy din po natin ipanalangin na magpatuloy ang gawain at magpalakasan ang bawat isa. Ang Golden Ladies po at saka mga young moms, ay meron din po silang Zoom meeting na nagpapatuloy. At lalo't higit po ang ating mga kalalakihan, patuloy po natin ipanalangin ang katatagan ng ating mga katatayan, lalo po sa ating pananampalataya sa ngayon. Okay? Mahalaga po na meron silang palaging nakahanda na may babahagi sa kanilang pamilya, yung kanilang personal na naranasan sa paglago bilang isang tunay na Kristiyano po. Panalangin po natin ating mga tatay kasama ng mga nanay. Ano po? Dahil sila po ang tumatayong ehemplo. Ano po? Well, alam natin na gagamitin ng Panginoon yan upang tumayo. Ano? At manindigan sa pananampalataya bilang isang pamilya na may iisang pastor. Amen. Po. At ang praise and worship team po ay patuloy nating ipanalangin na gamitin. Napakaganda po ng praise and worship kanina. So, sila po ang ginagamit ng Panginoon upang ihanda ang ating mga puso sa ating pagsamba tuwing Linggo. Ipanalangin po natin sila. No, medyo hindi po maganda ang panahon. Meron pong silang kapan na pagdako po sa ating bahay-sambahan kung saan dito po dinadaos yung ating live praise and worship. Na po, dito po sila sa pangunguna po ng ating mahal na Deacon, si Deacon Morris po. Patuloy po natin ipanalangin siya na gamitin yung kanyang talento, yung kanyang kaloob na po sa patuloy na paglaganap pa ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Purihin po ang Diyos sa buhay mo, Deacon Mao.
Salamat po sa inyo. At muli po, yun lamang po ang ating mga announcement sa ngayon. At dadako po tayo ngayon sa ating benediction. Tanggapin po ninyo ang pagpapala. Sumayin nyo ang pag-ibig ng ating Amang Diyos at sumagana itong patuloy sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo at sumating lagi ang kapayapaang dulot ng Espiritu Santo sa kanya ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kaharian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.